So at this point, nakarating ho si Professor Richard Philip Gonzalo. So instead of Mr. Aristeo Dacanay, siya ho ang magsasalita. But allow me to introduce him first. Professor Gonzalo served as officer in charge at the university's Office of Scholarships and Student Services from July 2011 to October 2012. He also served as coordinator of OSSS and the Office of Student Affairs. He conducted several workshops to improve the Student Financial Assistance Program of UP, and he is also assistant professor at the Asian Institute of Tourism in UP Diliman. So, ladies and gentlemen, may we have Professor Richard Philip Gonzalo. Hello, good morning. So, before I look into the salient points in Simon's discussion natin ngayon, I just want to give you a background kung ano muna yung ESTPAB. Actually, parati kasi pinag-uusapan, ESTPAB parating problema. Hindi po yun ang problema. Isa lang po siya sa mga problema. Okay? Kapag pinag-usapan kasi natin yung financial assistance program, it's a very complex system. At hindi lang po ibisa ang financial assistance programs. So, let me give you a run-through ng lahat-lahat. I did my best to summarize everything para at least we're on the same level. Okay? So, this is a financial assistance primer which I usually present to the freshmen. Okay? There are several financial assistance units of the university. Of course, the head is the Vice President for Academic Affairs for at the system level. And at the Diliman level, we have the Vice Chancellor for Student Affairs and the Office of Scholarships and Student Services in UP Diliman. In other units, we have the Office of Student Affairs. So we have one for every CEU from UP Baguio to UP Visayas. And then we have our university committees. One is the UCSFA, or the University Committee for Scholarship and Financial Assistance, headed by the DDAA, myself as the Member Secretary, the Student Regent, the Vice Chancellor for Student Affairs as the representative for UP Diliman, the OSSA Directors as representatives of the different CUs, and each CU has one student representative. Okay. At the CU level, we have Local Committee for Scholarship Financial Assistance, which is headed by the OSSA Director or the Vice Chancellor for Student Affairs in Diliman. The OSS OIC or Director is part of the committee for UP Diliman only. Okay? And then the committee is also, the Registrar is a member of the committee, the USC Chair, and several faculty representatives. So there are different units who try to address the appeals of students, hindi lang po isa. Apart from the OSSS, the OSAS, we also have the computer center, we have the cashier's office, we have the budget office. And we, of course, indirectly, we have the UP Foundation because these handle some of our funds. Okay. Now, the Diliman, the OSS strategic direction, obviously we have to know, we look at the university that will continuously support students who can be agents of change for national progress. Our mission is to ensure that unavailability of financial resources will not be a constraint for students maintaining a UP education. Yan po yung ano, ang ginagawa namin sa opisina. So ang dami namin ginagawa for the past few months, ang dami-dami namin contact sa mga colleges, and ang dami-dami namin appearances. Okay? The OSS organization is composed of two sections, one for ESTPAB loans and student assistance, amin din po ang student assistance, pati graduate assistance, pati student loan board. At lahat ng private and government scholarships. Of course, colleges also offer their own scholarships, pero sa amin po yung administration ng iba. Bakit pinipili ng iba sa amin? Because kapag sa amin kasi nag-donate, meron silang tax credit. We process that too. Okay. Now the OSSS doesn't just handle the Diliman cases. It's also the coordinator for system activities. So we handle both the Diliman and system level scholarships and ESTPAB activities. Now,
Ang pinaka-popular sa multinational assistance program natin ng ISTPAC, isa lang yun. The programs are can be classified into three based on the needs of the student. One, there are programs that provide tuition subsidy. Ito yung mga programs ang bibigay ng financial assistance papasok pa lang sa university. So sila yung sasalo sa'yo. At sila dapat yung magbibigay ng access para makapasok ka sa university. Pero pagpasok mo sa university, minsan, kailangan mo pa rin ng paggastos. Kasi kailangan pa rin ng suporta kasi kulang ka sa paggastos sa pang-araw-araw. So papasok ngayon yung mga programs na nabibigay ng living allowance. They cover cost of living incurred on a monthly or a personal basis. So ito yung mga monthly stipend, kasama dito yung mga book allowances, transportation allowances, lodging allowances. Minsan, kasama din yung mga research allowances dito. Okay? So, the tuition subsidy, STPAP, ang kasalanan sa mga programa, ang score, may mga ibang scholarships na nabibigay din ng additional subsidy. Sa living allowance naman, scholarships lamang, tsaka SA and GA. Kapag SA or GA ka, kailangan mong mag-work, mag-render ng hours sa mga UP offices para makakuha ng additional allowance. And then, yung may mga programs naman na binibigyan ka lang ng panahon. Ito yung mga programs na kailangan mo, meron ka, sapat naman, kaya mo naman, pero nagkataon lang na wala pa sa'yo yung pera ngayon. So binibigyan ka lang yan ng panahon para mabayaran mo yung cost and tuition mo at some point of the semester. So dito may pumapasok yung mga loans. So essentially, tatlong programs yung kailangan mo para at least masuportahan ka sa university na to. Ang STPAP ay isa lamang doon. Okay? Now, so ano nga ba yung STPAP? Lagi na sinasabi may computer, may application nito sa computer center, tapos sa ibang units naman, lagi sinisisi yung sa OSSS, sa computer center, technical working group ng OBDAA. Pero saan nga ba mapasok yung mga areas na to? Bakit nagkakaroon ng problema? Nag-umpisa yun lahat sa pagpasok ng estudyante. Kasi kailangan mabigyan mo na sila ng bracket pagpasok mo. Pagpasok ng estudyante, hindi ka ang nabibigay sa bracket, A or B lang. Okay? A or B lang muna. Kasi yun yung una, yun yung madaling ma-determine. At base yun sa declared income. Kung sa tingin ng estudyante, kailangan pa niya ng additional subsidy, dapat na siya magpasa ng application form sa STPAP. Okay? So, mapupunta siya ngayon sa step 2. Pagdating niya sa step 2, medyo marami-rami yung requirements na kailangan. Kailangan mo ng ITR. Kung wala kang ITR ngayon, kailangan mo ng affidavit mula sa BIR na hindi nag-i-issue ng ITR sa'yo kasi exempted ka. Kung wala namang exemption, hindi ka mabigyan talaga ng ITR, employment contract, or other supporting documents to prove na ganito yung income mo. Tapos, binibigyan ka ng listahan para makakuha ng inventory ng assets mo sa household. Ano pa ba? Kailangan ng vicinity map, etc. Itong lahat ito, kailangan mong ilagay sa isang 14-page na form na kailangan i-verify ng mga tao sa OSA o kaya sa OSSS. So, may matinding interview dito. Bakit? Kasi kailangan malaman nila kaagad kung tama nga ba yung nakalagay doon. Okay? Medyo matagal yung proseso. Kasi once na nalagay mo na to, ipapasa na nila ito sa computer center. Pagpasa sa computer center, wala na. Wala nang paraan ng ang OSSS, ang estudyante, para mabago ito. Okay? Pagpunta mo sa computer center ngayon, ito yung medyo matagal ang antayan. It will take 1 month at least. 2, 3, 4, 5 months. Depende kung kailan ka magpa-file. Meron kasing batches yan. Ang batch 1 and batch 2, sila yung pinakamabilis. Batch 3, 4, 5, sila yung pinakamatagal. Bakit matagal? Kasi sumasabay na sa ibang gawain sa university. Kaya pag sinabi nila na magpasa na maaga, seryoso na kailangan magpasa na maaga para makuha on time. Kasi naka-schedule yun sa enrollment. Pag nagpasa ng late, hindi ka na priority. Okay? Ngayon, may mga pagkakataon na paglabas ng batch results, hindi pa rin tama. O sa tingin ng estudyante, kailangan pa niya ng additional support. Okay?
Dito ngayon yung papasok yung sa step 3, kung saan kailangan magpasa ng letter of appeal ang estudyante. Sa letter of appeal, nakalagay doon ang special information na hindi niya nalagay doon sa application form niya para masabi niya kung bakit kailangan pa niya ng additional financial assistance na dinideliberate ito ngayon ng local CSFA. Pagkatapos ma-deliberate ito ng local CSFA, bibigyan siya ngayon ng bracket. Ngayon, kung sa tingin ng local CSFA, hindi yata dapat na isang bracket ang bibigyan ko sa kanya. Kailangan bigyan ko siya ng 2 brackets lower or dapat lagay ko siya sa bracket E1 or E2. Pag nagkaganon, high-level case na siya. Pag high-level case na siya, mapupunta na siya sa university committee na nag-meet lang 3 times a year. Okay? Kaya matagal ang proseso. Ang kapag nag-meeting na university committee, in the middle of this year, nag-meeting sila ng September tsaka ng October. Kapag hindi ka umabot doon, mag-aantay ka hanggang February. Okay? Para makuha mo yung bracket mo. Okay? So, 4 na steps. Mukhang madali, pero matagal. Maraming bottleneck in between. Okay? Para lang makukuha ng additional subsidy. Okay? Ngayon, ano ba yung ibang solusyon? Siyempre, di mag-apply ka ng scholarship. Pero napakalimitado din ang scholarship na binibigay. Okay? Tapos may mga priority courses ang mga donors. Hindi lahat ng courses ay marketable. Yun actually ang challenge ng OSSS at hirap na hirap kami doon. Kasi ang preferred colleges na gusto nilang bigyan ng scholarships ay iilan lamang. Ang mga colleges sa Arts and Humanities, Social Sciences, for example, mahirap kunan ng donors. Okay? Maswerte yung mga nasa management cluster, sa science and technology cluster, kasi madaling kausapin ang donors kapag sila yung hinihinga ng pera para makapag-invest dito. Okay? So, ano ba yung ibang solution ng estudyante? Okay? Mag-SA sila, okay, GA. Pero pag SA or GA ka, tanda natin, allowance ito, makukuha mo every month. Hindi ito para sa tuition mo. Kung maglo-loan ka naman, inuusok niya lang. Kailangan mo pa rin ng pera pang bayad mo. Okay? So kung titingnan natin, may mga estudyante na nagkikinabang sa buong sistema. Kasi pinag-aralan nila ito. Okay? Marami kaming kakilala ng estudyante at sobrang tuwa-tuwa kami sa kanila dahil sinikap nilang pag-aralan talaga yung sistema para at the end of the semester, wala silang nilabas na isang kusin. Okay? Pero meron pa rin hindi pa rin makabisado yung sistema. Kasi kung tutusin naman, ang hirap niya. Okay? Ako nga, isang mahigit sa taon ko pinag-aralan yan eh. Okay? Ngayon, ano nga ba yung mga challenges? Kasi gusto sana natin available ito. Doon pa lang, sa application process pa lang, mahirap na. Okay? So, yung major challenges na nakikita natin dito sa STPAP and other financial assistance, nandun sa application procedure pa lamang. Pagpasok mo pala, pag-apply mo pa lang dun sa STPAP or other financial assistance programs, mahirap na. Actually, STPAP yung pinakamahirap. Sa loan, isang form lang, isang balikan mo lang, at basta on time ka, makukuha mo yung loan mo. Okay? Sa mga scholarships, basta qualified ka, ang qualification mo lang naman dito, galing ka sa isang course na ito, dapat wala kang bagsak, okay? O di kaya ito yung average mo, o di kaya pakunti kaya, advantage ka dito, o di kaya galing ka sa isang lugar na kung saan meron kang congressman na nagbigay ng pera dito, meron ka advantage sa lugar, maraming ka advantage sa scholarship, okay? Sa SHA naman, basta makahanap ka ng kolehiyo o opisina na merong slot, makukuha mo yun. So, sa STPAP lang talaga yung medyo mahirap yung application procedure. Pangalawa, yung screening and verification process. STPAP ulit. Kasi, medyo mabusisi yung pag-match ng brackets with actual capacity to pay. Tandaan natin, 4 yung steps. Merong level sa opisina ng OSSS tsaka OSA. Merong umaakyat sa level ng computer center. May umaakyat sa level ng isang local committee and scholars for financial assistance. So, parang merong umaakyat sa level ng university. Okay? Apat na level.
So, kung titignan natin, ang hirap makuha ang brackets. Okay? And then, pangalawa, kapag nakuha mo naman ang brackets mo, ano ba yun, ramdam mo ba? Okay? Sa ngayon, magkano yung nakukuha ng isang STPAP recipient? That's 2,400 per month. Okay? Okay, discount. Okay? Pero minsan, hindi naman sapat yung nakukuha mong discount sa bracket na na-assign ka. Dahil yung income level mo minsan, nag-a-adjust, nagbabago. At kapag nagbago ito, kailangan mong mag-appeal. Kasi ang nagiging basis ng bracket assignment, past information. Kung past information mo is more or less pareho sa present information mo, wala kang problema. Yung past data mo, magagamit mo lang para sa renewal mo. Pero kung may nagbago sa'yo, kailangan i-correct mo yung past information with current information at ang dami-dami mong kailangan na bigyan ng documents para masuportahan yun. Ba't kailangan ng documents? Kasi objective dapat yung basis. Okay? So, ito yung key problems, application, sa screening and verification, tsaka sa relevance and benefits. Now, bakit nagkakaroon ng ganitong problema? Okay? Ito yung mga problems na na-identify namin sa opisina. After meetings with staff, after meetings with committees. Ang attitude, just to share, ang attitude kasi ng mga committees namin ngayon, kailangan namin mabago yung financial assistance program. Alam namin yung kalagayan ng mga estudyante namin. Nag-initiate kami ng bagong programs kasi yung mga gusto namin pumasok, kailangan makapasok sa UP. Karapatan naman yung lahat ng estudyante na may kakayahan na makapasok dito sa UP. Pero minsan, dahil wala silang pera o dahil naghihiram ang kanilang magulang, hindi sila makapasok. So, ginagawa talaga namin ng paraan. So, ito yung mga problema na nakita namin. Una, yung verification and correction process ay heavy talaga sa umpisa pa lamang na nagpapahaba ng proseso. Okay? Ang gusto kasi dito sana, kapag nagbigay ng bracket, tama na. Okay? Pero meron naman siguro mas madaling paraan ng quality control. Yung tipong quality control na pwede mo namang gawin sa dulo, hindi sa umpisa. Okay, para kahit pa paano yung estudyante nakapasok na sa university, nakapag-aral muna, and then tsaka mo nalang i-check. May accountability naman yung estudyante. Alam namin may accountability yung estudyante. Nagtitiwala kami na ang estudyante nagbibigay ng tamang impormasyon. Totoo ba yun? Marami kasi kami nga na eh. As much as possible, gusto saan namin maniwala, pero ano ba naman? Student loan form, nakalagay dito ang income mo. STPAP form, nakalagay dito ang income mo. May disparity. Okay? Totoo yun. Medyo nakadismaya po yun. Okay? Ayun. May problema din doon sa centralized processing STPAP. Okay? Unang-una, kasi yung mga local CUs, wala silang capacity to process yung STPAP forms. Lahat pinagkakatiwala dito sa dileman kung nasaan ang computer center tsaka yung technical working group. Yan nagkakaroon ng problema sa technical working group tsaka computer center. Kapag naipon ng trabaho sa computer center, kulang ang tao nila para maayos, para ma-meet yung targets nila. Tapos, kapag yung technical working group ay busy, hindi nila maayos yung kanilang trabaho, hindi nila magawa on time, kaya nagkakaroon ng delay. Yung batch 4, kailan ba lumabas? Di ba October lang? Okay. Pero, nag-apply kayo July. Ano yung dahilan? Busy yung technical working group eh. Okay. Hindi namin masabi yun. Kasi kami yung nasa harap. So we're trying our best. Okay. Pero kaya ko in-explain sa inyo yung context kung bakit ang dami-dami namin kasama sa pagbibigay ng brackets. Kasi hindi kami nag-iisang opisina na nagbibigay po ng bracket sa mga estudyante. Okay? Some requirements are challenging to obtain. Alam namin ito. Kaso lang, ang problema namin, kailangan mo kasi maging objective pa rin at sana tama. Fortunately, may mga innovation ngayon sa market research. Okay? Na we are willing to adopt. Of course, with some modification. Ginagawa na po yun ng committee po namin ngayon. By the way, yung committee na nag-work on po sa PASA as a changes is actually a multidisciplinary group composed of professors from different units.
natin. Now, there's limited, ito pa yung isa pang dahilan. There's limited capacity of OSAS and OSSS. Dahil, una, kokonte ang members ng OSAS. Sa Diliman, relatively marami na yung nasa Diliman. 18 for 17,000 students. Hindi, marami kami kumpara dun sa iba. UP Mindanao, alam niyo ba kung ilan ang staff nila? Dalawa. Who handles scholarship, student loans, SAGA, STFA. Dalawa lang. Pati rin sa UP Cebu, dalawa din lang. UP Visayas, maswerte kasi meron silang tatlo. UP Los Baños, meron sa lima. UP Baguio, masaklap. Dalawa nga lang, yung isa pa-retire. Okay? At ito pa yung isa pang problema. Okay? Marami sa kanila ay demoralized na rin. Noon, binibigyan sila ng priority kasi isa siyang flagship program in early 90s. Ngayon, kinalimutan sila. Kinalimutan sila kasi hindi na sila nabigyan ng item. Stuck na sila sa salary grade 10. Eh kung tutuusin, ang kanilang knowledge ay over 3 decades. Alam nila itong mga bagay-bagay nito. Kasi bago pa man nabuo yung OSSS o yung STFA, andyan na sila. Okay? Tsaka, kung tutusin, student financial assistance pro units kami. Pero, kulang kami sa budget. Okay? Una, ito lang yung ano namin, ito lang yung hinanapit minsan. Hingi ng budget ang ibang units. Okay? And then, sa amin, ginigipit kami. Eh, kami nagpapaaral sa estudyante. Imagine that. Lack of effective information system. Kailangan namin ito. Kasi for counseling purposes. Kapag papasok yung estudyante, kailangan namin malaman kung anong records nila. Kasi para mabigyan namin sila ng advice. Hindi lang po economic yung problema ng mga estudyante nila malapit sa amin. Minsan may mga problema sila sa pamilya. Okay? May problema sila sa studies nila. Sa committee namin, kapag napansin namin na estudyante may problema sa studies, hindi lang siya sa financial assistance. Padala mo siya kaagad sa DLRC. O di kaya kung may problema siya sa pag-iisip o sa pamilya, padala mo siya sa Office of Counseling. Kung may problema siya sa ano, problema siya sa kalusugan, endorse mo siya sa health service. Ganun po yung ano. Hindi lang po economic yung pangailangan na tinutunan ng aming mga opisina. Okay? Ineffective assignment mechanisms. Explain yun namin yan, Professor Irwin. Okay? Tapos, yung benefits ko na. And then, ngayon, malaki na kukuha sa networking, pero napakalimitado ng aming networking capacity. Limited yung network namin sa donors, sa students, and sa colleges, kaya kailangan namin mag-reach out. Meron kaming reforms dapat. Ito yung pinagkaisahan na, no, na principles na kailangan namin sundin sa mga reforms na kailangan namin gawin. Dapat, quick and simple. May system transparency para may audit. Cost efficiency. Kasi alam naman natin, hindi naman malaking budget na nakukuha natin. So, we have to make the most out of what we have. And, pero, yung benefits mo dapat relevant pa rin. Okay? So, that may mean increasing the benefits. At, hindi lang iisang allowance yung bibigay. Kailangan, medyo, may additional pa. May ang isang proposal na, meron ka academic allowance. Meron ka living allowance. Ang living allowance depende sa household. Ang academic allowance para lang sa school. Okay? Enhanced local capacity. Na-realize na namin na hindi uubra sa amin ang centralized system. Coordinated kami. Kaya namin gawin yon at the CEO level. Ang kailangan namin gawin ngayon mas mabilis at mukhang kakayanin namin kapag distributed siya sa bawat CEOs. And of course, inaasahan pa rin namin ang student accountability na makikipagtulungan pa rin ang estudyante sa amin. Okay? So, dalawa yung reforms na nakikita namin. One, sa STFA, kasi yan yung magiging foundation ng mga reforms. Tapos, yung Revision Other Financial Assistance Programs. Why STFA?
Kasi pagpasok pa ng estudyante, ang inaasahan namin, mabibigyan na kaagad ang kanyang bracket assignment. So, mukhang perception dito, papasok ka sa UP based on how much you can pay. Okay? Hindi na tinatanong kung ano yung bracket mo. B, A, B, C, D, E1, E2. Ang titignan lang, ano yung kakayahan mong bayad at magkano yung kaya mong bayaran. So, yun doon natin ang lalabas. So, dapat mabigay siya kaagad. Okay? So, ito yung key areas na nakikita namin na kailangan pababago sa application process, bracket assignment process, the verification and collection process, the kind of benefits, and the support system that will run this program. And then, yung corresponding changes dun sa ibang mga programs para mag-complement sila. Tandaan nyo, kahit na SDPAP yung binago, nakalink pa rin ang lahat ng program sa kanila. Okay? Now, to answer yung question kung meron ba dapat na discrepancy na between SDPAP at pagdating ng students, actually ito, support dapat. Okay? Kung sino yung tinanggap ng UP, sila yung susuportahan namin. Okay? Handa dapat kami para tanggapin sila. Okay? So, nasa back end kami. Kumbaga. Okay? At para masupport, magampanan namin ang aming mandate, kailangan namin na magayitong klase ng pagbabago. At madalas din, dahil hindi naiintindihan yung mga changes na ito, itong proseso na ito, ito yung nagiging drawback din para sa mga estudyante. Para hindi magpatuloy tayo ng pag-aaral sa UP. Okay? Ayun lamang po. Okay? So, kung may questions mamaya, kung meron pang questions, mamaya ko rin sasagutin. Okay? Okay, maraming salamat, Professor Gonzalo. Thank you for those insights.